Pilipinas ay kilala sa pagiging hitik sa likas na yaman. Kaya naman hindi may kakaila na libo-libong parokyano ang dumarayo, matamasa lang ang kagandahan ng ating bansa. Sa bayan ng Masinloc, Zambales, nakilala ang mangga at nagagandahan nitong mga beach resort at ang mga mamamayan na sa dagat na kasalalay ang pang-araw-araw na pangangailangan ay nagkukubli ang kabighabighaning likas na yaman. Isa ang bayang ito sa mga nagtatanim ng halamang dagat o seaweeds. Makikita ito sa pusod ng karagatan na ginagawang kasangkapan sa gulaman at iba pang pagkain. Ang seaweeds ay isa sa mga tumutulong sa pag-aaruga ng ecosystem ng ating karagatan. Maihahalin tulad ito sa mga coral reefs at mangroves na nagsisilbing habitat ng mga species na nakadepende rito. Isa sa mga pangunahing industriya sa lalawigang ito ay ang pagsi-seaweeds. Ang industriya ng seaweeds ay sinimulan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ikatlong rehiyon noong 1999. Nakitaan ng BIFAR Region 3 ang Masinloc nang malaking produksyon sa pagtatanim at pagpaproseso nito kung kaya't hinikayat nila ang mga taga rito na itaguyod ang pagsi-seaweeds. Nakagawian na ng mga seaweed farmers ng Masinloc na gumising ng umaga upang maglagay ng pundo sa kanilang itatanim na seaweeds. Bago sila pumalaot ay hinahanda nila ang mga kailangang materyales tulad ng cultivation rope para sa pamundo, straw na monofilament para sa pagtatali, at floaters naman para sa palutang. Una ay sinisigurado nila na ligtas sa tubig tabang ang pagtataniman ng halamang dagat na di bababa sa alat na 30 ppt or parts per thousands na may dikalakasang alon at may reefs o seagrass para tiyak na malamig ang lugar. Sumunod ay inahanda nila ang mga binhi at hahati-hatiin ito sa 100 hanggang 200 gramo at itatali sa plastic straw na itinatali agad nila sa cultivation line para sa paglalatag ng mga binhi sa dagat na susundan ng proseso ng pag-aani. Ang dalawang proseso ng pag-aani ng seaweeds na ginagawa ng mga taga rito ay ang pag-aalis isa-isa mula sa cultivation lines o kaya naman ay kinakalag ang bawat dulo ng cultivation line mula sa pamundo. Ang halamang dagat ay pinapatuyo pagkatapos anihin na kadalasang inaani pagkatapos ng 45 hanggang 65 araw na dapat ay umabot ng 1 kilo o mahigit pa ang bawat bilang ng bungkus nito. Importante ding regular na alisin ang iba't ibang species na kumakain ng seaweeds tulad ng salungo at starfish, gayon din ang mga binhi na dinapuan na ng sakit. Agad na pinapatuyo ang seaweeds pagkatapos anihin na tinatawag na off-ground level o pagpapatuyo na nakaangat mula sa lupa na ginagamitan nila ng papag. Pagkatapos ay dadaan ito sa pagpuproseso ng mga manufacturers para sa paggawa pa ng iba pang produkto gamit ang seaweeds. Mayroon din silang mga seminars at training sa value adding ng seaweeds tulad ng paggawa ng seaweed noodles at wine. Pangalan po ng seaweed farm namin, Wilnor Seaweed Farm. Merong mga problema po kaming nararanasan base po sa mga anot na panahon. Ang isang anot po doon, ang epekto sa sobrang init po ng panahon, medyo umiinit din po ang tubig dagat. Ang mga solusyon namin doon, kailangan mo talaga tanggalin yung parte na namumuti, na parang nalulusaw siya. Kasi makakadamay po yun sa ibang sanga ng seaweeds. At sa klima ng dagat,
medyo inilulubog po namin yan sa lalim po na medyo malamig-lamig po ang temperatura ng tubig. Tapos pag tag-ulan naman, yun nga, medyo tumatabang din po ang tubig. So, nagkakaroon din po ng epekto yun sa pagtubo ng sewage. Bumabagal din po ang pagtubo ng sewage. Kasi ang ano ng sewage namin, kailangan ang maturity niya, 45 days lang pwede mo na pong anihin. Hindi po rin sa maiwasan na pinag-iinteresan din po yung mga gamit namin, yung mga floater po namin na nadadaanan po ng ibang mga inisda, tinatanggal po nila yung mga styrofoam bowl namin na nakaano doon, na pinagtatalihan po ng ano ng series line, at saka minsan din po yung linya mismo din po ng sewage tinatanggal, kinakalat nila doon sa ano sa pun, ano sa pamato niya na ninanakaw po. Naging ano sa mga ganyang solusyon naman po, nakikipag-coordinate po kami sa mga bantay dagat. Meron po tayong mga bantay dagat po na dito po sa ano ng Bipar, dito sa region 3 na dito ako nakaano sa kanila, naiano po namin sa kanila, nai-report para sila po ang merong kapasidad at authorization para ano po, supportin po yung mga ganong problema. Dumako ang aming team sa Bifar Region 3 kung saan isinangguni namin sa kanila ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng mga seaweed farmers. Most of our coastal communities na may pwedeng pagtaniman ng seaweeds ay nag-iimbid sa seaweed farming as alternative livelihood or supplemental livelihood. Pag-usapan natin doon sa ecosystem, ang seaweeds ay malaki ang natutulong sa ating mga isda kasi dito sila nangingitlog, ito rin ang kanilang kinakain. Napapaganda rin nito yung tubig ng ating karagatan dahil pinifilter nito yung mga dumi sa ating karagatan. Ang number one na problema sa seaweed farming dito sa, especially dito sa Masinloc, Zambales, ay yung poaching o yung pagnanakaw. Dahil nga sa ito ay nabibinta at pinagkakitaan ng ating mga mangisda, maraming mga ibang mga fishermen, instead na magtanim ng seaweeds, ay ninanakaw pa yung ibang seaweeds ng kanilang kapwa farmers. Number two, yung epiphytes and diseases. Ang epiphytes, ito ay nakikipag-kumpit sa pagkain ng seaweeds para ito ay lumaki. Ito yung isa naman ay yung ice disease. Ang ice disease, ito ay yung pamumuti ng talay o yung branches ng seaweeds. Number three, ang isang na problema ng seaweeds ay yung market. Market since na kapag maraming production, bumababa yung presyo ng seaweeds. Ang solution naman dyan is tinuturoan natin ating mga magsasaka ng seaweeds ng proper farm management. Unang-una kasi dyan yung pagpili ng tamang lugar ng pagtataniman. Doon naman sa poaching, yung pagnanakaw ng seaweeds, nagkakaroon kami ng information dissemination na kung saan hinihikayat ang lahat ng mga mangingisda na magtanim na lamang ng seaweeds na sa gayon ay maiwasan yung mga pagnanakaw. Marami tayong programa na o government interventions patungkol sa seaweed farming. Isa na rito yung pagbibigay ng ating seaweed nurseries na kung saan ibinibigay natin ito sa mga grupo. Nagsisilbi ito na punlaan at dito nang gagaling yung mga seaweed seedlings na ibibigay ng sa kanilang mga miyembro pagka lahat ng miyembro ay nagtatanim na. Meron din tayong seaweed farm implements na ibinibigay yung mga materyales. Ang seaweeds natin ay nakakarating sa Amerika, sa Europa, sa Hong Kong, Germany at sa iba pang panig ng mundo. May malaking problema na kinakaharap ang seaweed farming natin, especially itong kapapaykos in general,
dahil merong pag-aaral yung isang kumpanya sa Amerika na kung saan sinasabi nila na may toxic na dala ang ating kerajinan. Sa kadahilanan na meron pala silang isang klase ng beans na pang-alternate do sa ating kerajinan. Ang current situation ng seaweed industry ngayon dito sa Pilipinas ay medyo pababa ang ating production sa kadahilan ng palagi tayong nadadaanan ng mga natural calamities. Kasalukuyang kondisyon ng seaweed dito, seaweed industry natin, medyo meron lang problema po sa marketing. Kasi pag established po yung market, ang dami pong interesado magtanim. Ang ano lang po sa isang area na nagiging problema po nila dito, yung bang kanya-kanya ba? Kaya hindi nila po nauunawaan kung paano po nila masolusyunan na bawat ani nila, bawat pananim nila mabibili. Ang seaweed industry ay binubuo ng mga seaweed farmers na tinutulungan ng mga government agencies tulad ng BIFAR, kasama din ang SEAP o Seaweed Industry Association of the Philippines, mga akadim at iba pang research institutions, NGOs sa local at international market, Marinalg at ang mga end users o mga taong gumagamit ng iba pang produkto sa seaweed industry. Dumako naman tayo sa paghahain ng halamang dagat o seaweeds. Inanyayahan namin si Kuya Alex, isang empleyado ng BIFAR Region 3 na isagawa ang paghahain ng halamang dagat. Ako nga po pala si Alex. Ako rin po si Alex from BIFAR 3, Zambales. At tuturuan tayo ngayon ni Kuya kung paano gumawa ng kilawin na seaweeds. So, ang kailangan na ingredients sa paggawa ng kilawin na seaweeds ay ang sibuyas, kamatis at mangga. Tapos may paminta tsaka pag-uong din. Siyempre kasama din ang seaweed. Tapos ang unang step na ginawa namin is binulil namin siya ng 15 to 20 minutes. Tapos nung malambot na, remember yung mga ingredients na ilalagay para maging kilawin na siya. So ang unang step na ilalagay is konti lang din, mga dalawa lang na dalawa ko siya. Tapos ang huli, yung paminta. So, pagkatapos haluin, prepare na yung pwede na siyang kainin tong kilawing seaweeds. Ayan, okay na po. Ngayon ay dumako naman tayo sa paghahain ng Filipino-style sauteed seaweeds. Ang mga sangkap ay sibuyas, bawang, sesame oil, tirang karne, at syempre, hindi mawawala ang seaweeds. Una ay igisa ang bawang at sibuyas sa mantika. Sumunod ay ihalo na ang seaweeds na pinakuluan ng 15 hanggang 20 minutos. Pagkatapos ay pwede nang ilagay ang sesame oil na susundan ng tirang karne para sa ating Filipino-style sauteed seaweeds. Ang ating bansang Pilipinas ay may kabighabighaning mga tanawin at mamamayan. Huwag sana nating kalimutang alagaan at pagyamanin ang mga ito, dahil tulad ng tao, may naambag din ito sa buhay mo.